Kai Sotto not making it to the NBA, particularly through the draft, did not surprise me. Hindi na po ako nagulat. Dahil sabi ko nga po sa inyo, yung ruta pa lamang ho niya patungo po doon sa NBA is maling-malina. Papunta ho siya. Parang ang nangyari dyan is, papunta po siya ng Baguio, nagpunta ho muna siya ng Tagaytay, umikot po siya dyan sa may Cavite, tapos umikot ho siya ng umikot, nakarating ng Teresa, tapos umikot pa ulit, Tanah, etc., etc., tsaka pa lamang ho, bumalik sa North Luzon Expressway. Kumbaga mali eh. Mali ho yung naging takbo nung kanya pong career. So sabi nga nila, bakit mo pa ibabalik yung nakaraan? Kailangan ho natin i-reiterate yung pong mali na nangyari sa career nito po nga si Kai Sotto sa nakaraan para o mas matimbang pa ho natin kung paano natin aayusin pa ang future para kay Kai Sotto. Sa ngayon po mga kaibigan, buhol-buhol na ang sitwasyon nito po si Kai Sotto. Yung kanya pong NBA dream lumalabo na. Kumbaga ho sa ilaw, parang kandila na uupos na yan. Diba? Pumipigas na ho sa mga kamay niya yan. Sayang. Dahil minsan lamang ho tayo magkakaroon ng isang 7'4 player na may laro, no, may shooting, may galaw, may dribble, ang napabayaan pa natin at kumbaga eh, hindi ho naabot yung pangarap para sa ating mga Pilipino na first homegrown to make it to the NBA via the draft. No, ang laking sayang po nun. Ang laking sayang. Pero sabi nga po natin, kung talagang nadala lamang po si Kai Sotto dun sa ruta na tama para sa kanya through the European League, diba baka isa na ho siya sa mga Jokic ngayon, isa na ho siya sa mga Luka Doncic na atin pong pinapanood at hinahangaan yan. Kasi dun ho yung laro ni Kai eh. Dun ho yung kanyang physique, ganun ho yung galawan niya, doon ho dapat in-rain. Diba hindi ho natin siya dinala sa NBA na dakdakan, brusko, diba mali eh. Doon palang mali na talaga. So ngayon, ano hong gagawin natin? Hindi ho na-drop si Kai sa NBA. Diba lahat po tayo na-frustrate. So hindi ho natin siguro dapat sisihin si Kai. Diba? Bagkos, ayusin na natin. And now, let's start pressure a 20-year-old to make it to the NBA. Wala na nga eh. Hindi na nga ho siya na-draft eh. Diba anytime po, pwede ho siya makapag-NBA kung gagalingan niya na ho doon sa iba. Magfo-focus na po siya doon sa iba. Diba? Ang atin ho sinasabi dito is huwag na ho nating ipilit yung NBA muna kay Kai. Let's allow him to breathe muna. Diba? Huminga. Tanggapin niyo ho muna yung nangyari sa kanya because it's too much frustration on him. Dahil nga po sa ini-expect ko ng lahat ng tao, kahit siya napapanood niya sa YouTube na pang NBA siya, nung pala hindi. Diba? So, ang sinasabi ko dito, mga kaibigan, is, diba, let's not pressure ito po si Kai Sotto. Let's leave him alone muna. Bata pa po yan. 20 years old pa lamang yan. Nung 20 years old po kayo, hindi niyo alam kung anong karir na tatakbuhin ninyo. Rebelde pa ho kayo. Diba, madali pa ho kayo magtampo. Madali ho kayo mag-disappoint. Diba yan ho yung pinagdadaanan ngayon ito si Kai Sotto. Yung NBA dream, pabayaan na muna natin yan. Yung gilas, pabayaan na muna natin yan. Let's allow Kai to decide for himself. He's now 20 years old. He knows what's best for him. He knows his body more. He knows his capabilities more. Hayaan po natin si Kai. And through that, baka mas magising ho si Kai. Mas mapuntahan ho niya yung tamang tahak para sa kanya. Diba? And then eventually, yung NBA dream magbukas po ulit para sa kanya. Sa ngayon, hayaan po muna natin si Kai Sotto. Huwag po natin i-pressure. Yung po mga vloggers dyan, please, tantanan nyo po muna. Huwag nyo po bigyan ng false hope yung mga Pilipino na in the end, pagka hindi po na-attain ni Kai Sotto yung mga ipinangako ninyo na kaya niyang gawin. Diba? Kasi kayo naiipit. Kayo, kumita kayo. Diba? May AdSense kayo. Napuno yung bangko ninyo. Pero si Kai Sotto, diba? Ano nangyayari ho sa buhay ngayon ni Kai Sotto is all about the money. Lahat ho ng mga tao na mga nasa paligid niya, gusto parang kumita. Hindi ho yung mga tao exactly na nasa paligid niya. Yung mga nagko-cover, yung mga nag-hype sa kanya. Yun ho ang mali eh. Diba? Let's leave Kai Sotto alone. Diba? Bigyan ho natin siya ng breathing space. Hayaan ho natin siya ang talagang tumutok sa kanya. Siya mag-decide. Saan mo gusto? Sa Europe? Etc. etc. Sige, puntahan mo yan. Diba? Mag-excel ka, Kai. Nakakaawa nga po si Kai Sotto eh dahil at 16 years old, buong Pilipinas, tinutukan na ho talaga siya, hininga na ho siya ng kumbaga po pwede ho niyang i-contribute para sa Philippine basketball, which is wrong. 16 years old, dapat naglalaro pa yan. 16 years old, dapat naliligaw pa yan. Pero Kai Sotto, instead, no, spent yung kanyang last 5 years no, na para ho siyang isda na nasa aquarium. Pinapanood, tinututukan ng lahat. Hina-hype ho ng lahat. Diba? So ngayon ho mga kaibigan, yung NBA dream bukas pa rin po yan kay Kai. Pero kung ako po ang tatanungin, kung ako po yung magmamanage ng kanyang career, dadaling ko po siya kung saan po pwede pang mag-blossom yung kanya pong career. Dadaling ko po siya sa Europe, dadaling ko po siya sa China, dadaling ko po siya
siguro NBL pinakahuli sa akin yung Australia kasi napasok naman niya yun. Diba? So, yung 20 years old po, marami pang room for improvement yan. Piliin lang ho natin sana yung tamang direksyon para sa bata. Dahil after all, mga kaibigan, baka patay na ho tayo bago magkaroon ulit ng isang 7'4" na Pilipino na nagsasalita ng Tagalog, kumakain po ng balot at pakbet na bago ho tayo makakita ng isa pang ganyang klase ng